magandang ano, magandang tanghali po sa inyo. Yes. And we are on K-Song Mission. So ayan po, pupuntahan po natin si Pastor Nestor at si Brother Julius. Yung pabahay po sa kanila ni Kalina Pro. Okay. So ibig sabihin, sa isang vlog na ito, dalawang pupuntahan natin. Yeah. Kahit sobrang init ay pupunta natin. Wow. Pupunta natin sila agad. Agad-agad. First time? First time ko. Okay, boys? Oo, first time. First time pa pupunta kasama. First time pa lang yung J-Boy. Tsaka malipit dito, first time lang din na tayo lang rin yung nag-K-Boys. Oo nga. Hindi natin kasama yung mga professional. Ikaw, pang ilang K-Boys mo natin? Ah, marami na. Professional na pala. Professional na pala. Hindi, marami kasama lang na naakit mo. Pero hindi palaging kasama. Si PJ Bad first time. First time. Si Ryan. Pangalawa. Paras kami, pangalawa. Pangalawa. Okay. So ayan, ano bang dala natin dyan? 25 kilos yan, dalawa. Ayan po. May dalawa. Malaking sakong bigas, syempre. Dalawang malaking sakong bigas. Sakong bigas. Ay, grabe. Parang mag, para kayong magkapatid, bro. Magkamukha pa kayo, pag kayo. Pag kayo, magkamukha kayo. Ay, grabe. Grabe. Sige. Ayan po. Ayan po. Punta na po tayo. So sakto po, nandito po sila mga kalingap. Nandito po sila sa pinapagawa pong bahay. First time ko po ito mapupuntahan, guys. First time? First time ko rin yan. First time ko na. Pero nagsisimba lang po. Grabe. Kung di nyo po kilala po si Pastor Nestor. Si Pastor Nestor po ang aming senior pastor po. Ah, pinaka senior talaga. Senior pastor po namin dito sa simbahan. Tsaka si Brother Julius po ay asawa, ano po, ang asawa po niya, kapatid ni Ate Edna Vlogs. Oh, ay, ito yan. Galamit. At makikita na natin. Akin lang. Ina, pabahay! Grabe. Pabahay. Kasi sa church sa kikita natin. Oo. Po. Ito na po tayo. Uy, grabe, dalawang bahay pong magkadikit po. Ayan. Ayan po sila. Si Brother Julius at si Pastor Nestor. Second floor pati oh. Ganda. Solid. Ha? Solid cemento. Parang matatapos na agad. Tayo kita ko po siya na nagsimba po kami ng Kalinga Prof po. Sila po yung... Si tatay kasi, ano? Kabarangay ko. Kabarangay? Sa prok na siya. Ay, prok na. Grabe. Matatapos na pala po ang bahay niyo po, Pastor. Malapit na itong tapos kasi pag buo siya, bibigaan lang, bububungan na yan. Ah, okay. Bububungan na po agad. Yan ay ano yan, parang loop. Ang tawag yan, loopting yan. Parang terito na abaw lang daw siya. Asal, para sa coffee shop? Ganun siguro. Oo. Yan. Parang firewall. Parang may salub po, may hamdan niya. Sa... Ah, katulad ng sa coffee shop. Ang ganda na yan. Ang ano, ang nakikita ko sa bahay nila, Pastor Nestor, yung parang katulad kila Joy. Diwata. Ganun, no? Simple lang siya, pero maganda. Simple, tapos yung ano, pa, ang tawag ito, yung hagdanan nila maganda. Saka pa nagkaroon to ng balkon dito, mas mukhang malaki na to. Oo, oh, malaki talaga. Medyo, ano, siguro, natapos yan, kasi yan lang naman yung budget siguro nila. Papahabulan na lang dito ng kahit. Ilang ano na po ito? Ilang araw na po o linggo? Tatlong linggo na yata yan. At tatlong linggo pa lang po yan? Mabilis nga yung ano nila. Hindi sabihin pala, ngayong buwan. Ngayong buwan, possible na matapos yan. Oo. Talagang fully concrete po talaga. Mabilis talaga na po yan ah. Mabilis talaga. Mabilis talaga yung ano mga... Halingap. Sa saan? Tingin tayo sa... Ano, sa loob. Sa loob tayo, tingin tayo. Dalawa ko na sila, guys. Uy! Grabe! Uy, grabe! Bali, may isang kwarto. Ah, ito na po yung kwarto mo, isa? Ito lang isang kwarto. Grabe! Laki? Ito po yung kwarto. Ito yung... Tapos, dito naman yung pinatanghan na ng lababo, yung kitchen. Tapos, dito yung hagdan. Pataas po dito sa kwarto. Isang kwarto po dyan. Pataas na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Dito ko na si Kapugi oh. Dito si Kalinga Carpenters. Grabe. Tapos pagkano dito na ilalaban yung gate. Kasi dapat sana doon.
Okay lang katulang exit. Pwede po dito gawin ng duty kit yun. Oo, pwede. Para diretso na siya sa ano. Yung karintong dyan. Kaya yan, diba? Or doon maglagay ng pinagang ano ng bowl. Pwede po dito dito. Sa... Kaya dito wala tayo sa labas po. Sa labas niya yun sila kuya rin. Kila Pastor Nestor, tapos itong katabi po, kila Brother Julius, ito po. Katabi lang. Ay, may isa pa pala. Ha? Kala ko isa lang. Dalawa yan. Dalawang bigas na dala natin. Dalawang bigas natin. Dalawang bibigyan natin. Oo. Yan o. So, nakaano pa pala. Ano pong tawag dyan? Ba't hindi pa po nakapag, ano? Hindi pa po ginagawa. Kasi inuwan na itong, ano ni Pastor Nestor, bahay. Yan ang pagkakasabi sa akin. Kaya lahat ng karsempero nandito. Tapos naisabay nga yung kay Supermac. Supermac nga. Kaya... Mga may isa lang po isang buwan tapos narin mo. Yung karsempero. Ano po yun? Para silang po yun ang sukat din? Mas malaki ng konti itong sa ano. 7x7 yata. 7x7. Pagkali ako ni Supermac. Ito, 6x6. Ah, 6x6. Hmm. Hindi ko so familiar sa 7x7. Ang familiar ako sa mga 100 square meter. So, ilang square meter yun. So, ano po pala, pagkatas po nito, yung ano, ito po, anong tawag nga din? Kung ginagawa yung ano, yung body ng ano. Yung lifting? Pagkatas ng lifting po. Bububungan yata, tapos yung iba na lilipat na rito. Ah, okay. Para mabilis pala to. Galing. Ah, okay. Guys, magaling. Para lahat, ano? Sabay-sabay. Oo. Magaling guys sa engineer. Engineer yes. Norman. Magaling. Hindi mo na itatanong ako sa Supermac eh. Ah, galing. Tambal ba ni Supermac yan? Saraan. Isang tawa. So natin, tingnan po natin yung loob po. Lawak talaga. Tanggalin dito. Di kasi dalawang kwarto baga kasi. Mm-hmm. Dalawa. Tapos dito mga kusina. At yung CR. Tapos yung kusina. Tanggalin dito. Laki pala talaga. Yung truck baga? Bulldozer. Oo, bulldozer. Wala nang dito. Kain-kain nila nga. Wala ano? Supermac. Mano-mano, galing yan. Mga Kalingap Carpenter, sila pa ba? Sila pa ba? Grabe nga, boys. Ayan, kaya yan. Pati ang balita ko, kaya rin yan ano eh. Ni Kuya Norman eh. Kaya ni Kuya Norman. Lagi sinasabi magkapatid. Magkapatid si Supermac sa kala, no? Oo. Magkamuka. Magkamuka. Palakol lang ang ginagamit yun. Ah, galing. Talagang sa pag-basketball kuya, ang lalakas talaga nila no, ng resistensya nila. Kahit hindi sila nagbubuhat, yung ano lang, pang araw-araw na din yung trabaho. Yes, pero hindi sila nagbubuhat kasi kita. Mm-hmm. Ano pong masasabi niyo po dito sa bahay? Kahit hindi pa po, ano, hindi pa po fully furnished, hindi pa tapos masyado. Ako naman ay tuwang-tuwa na nung sinabi nila Kalinga Prab na Kuya Bal sa kanya Ted na
nagtatayo kami ng sariling bahay. Kasi nangungupahan lang kami rito. Kaya tuwang-tuwa ako nung sinabi nilang i-layout na nila yung bahay para sa amin. Ako naman ay kahit na hindi pa ganong tapos, okay lang sa amin dahil ang usapan naman ay ito talaga ang uunahin nila kay Pastor Nestor. Kaya masaya-masaya kami nung nagkaroon namin ng bahay. So si Pastor Nestor, ano po yung masasabi niyo po dito sa pabahay niyo? Ano po sa iyo? Ang timpalino. Sa akin na yata ay na-surprise din dyan kasi wala naman totaling specific na sinabi sa akin sila na pababahayan kami. Kami nangungupahan lang din minsan sa Alawi, Hawaii. Pero matagal ko na rin pangarap na magkaroon ng bahay. So, minsan nabanggit lang sa akin, parang nabigla din ako doon sa mayroon ng roti na nabanggit dito doon. Natuwa ako. So hindi ko akalain na sila pa rin pala yung magagastos. Sa kala ko noon, pag-iipunan ko yung bahay. Hindi ko nakatapos lamang nung nakapag-eskwila, may ipunan ko. Saka ko pagagawa. So balik na bigla ako nung arang napakabilis nung pangyayari. Biglang nag-chat sa akin si Kuya Julius na pumunta nga raw ako dito kasi nandito si Super Mac. Ililayout na ng bahay. Hindi nabigla ako. Sabi ko, napakabilis naman. So, nakala ko, mag-uusap lang kami kung tinignan lang nyo kung anong design ng bahay. So, binigay ko. So, automatic pala yung kinabiyernisan noon. Parang wibis akong pumunta, kinabiyernisan. Automatic pala yung nag-layout na sila dito. Nabiglaan nga yung parang ano ba na napakabilis pag sabing ililayout na tuloy-tuloy na wala na talagang ano. Kaya nabigla rin ako tapos hindi ko asahan ngayon buong buo na malapit na. Di ba sabi niyo po kanina tatlong linggo pa lang po yun. So nakakatawa kasi minsan ay magkatabi pa kami ni Kuya Julius. Uy! Grabe! Kala ko nga sabi ni Kuya Julius noon October pa siya. Ang plano niya, October pa magsisimula. Kasi sabi ko, mauna ka na kasi ako next summer pa kasi mag-iipon pa ako. Ay, hindi ko akalain na yung palan ay talagang bahay na talaga mismo ang ibibigay sa amin. Hindi na talaga ako magagastos. Bagamat kahit yung mga pang-ulam-ulam na lang ng mga trabador sa araw-araw. Okay naman pag may tira kami na sa malibang pagwalaan. So, nakakatuwa naman parang excited na pag pupunta ko rito, tinitingnan ko, parang excited ako na darating ang panahon ay naandyan na kami, malapit lang sa simbahan. Kasi minsan, malayo rin kami, Alawihaw. May practice ang bata, ahatin pa ako minsan gabi. So dito, parang napakagaanan nito, parang pinagaan na sa amin na hindi ko na sila ihahatid, nandito na lang. Lalakad na lang. Ay, so napakalaking bagay yun na parang mararanasan ko ngayon. At pasalamat din ako kila Kuya Bal at din na kasi sila Ram kasi kumbaga ay sa dami nilang mga natulungan so hindi kami nakalimutan. Grabe. Hindi kami nakalimutan. One Kalingap, one family talaga. Medyo nahuli-huli lang pero please naranasan namin yung ganitong bigyan ka ng ganitong tirahan na maayos talaga, hindi lang medyo maayos talaga yan kasi di na, unang-una doon, hindi na magririnta. Ibay pa sa bagyo yan. Ibay pa sa bagyo at may sanggang kawayan. Okay na yan. Sakali magkakawayan. Okay yun, at malaking salamat ko rin. Talagang parang instant yung kanilang ang sinabing pabahay ay automatic agad. Pabahay talaga? Bahay talaga. Yan lang. Maraming salamat. So, kampante na talaga sila. Kasi yung pagrarenta talaga hindi po kayo makakampante yun kasi may isipin kayo pala. Buwan ba? Kada monthly. Hindi biro yun. Yung mapupunta sa renta, para sa sarili niya naman, lakas makatulong na po lalo. So, totally naman yun ay siguro
Kasi si Kuya Bal naman talaga ang nagre-renta ng... Grabe si Kuya Bal talaga. Alam mo si Kuya Bal ay meron yung mga tinutulungan na hindi talaga niya binabi. Unang-una kami, ito talaga tinutulungan niya ito. Kasi parang ito si Rina Dinay. Apo. Kahit kay Rina nagsasalita ito. Ito, binablog nila, renescue kami doon sa Dalnak doon. Dinala kami dito sa Nahe. Pero hindi nila binablog. Tuloy-tuloy yung support nila sa amin. Grabe talaga si Kuya Bal. Kaya si Kuya Bal talaga sa pag-support sa mga pagtulong. Napakaraming tinutulungan niya na hindi talaga nila binablog. Unang-una na kami nagpapatotoo na kami talaga hindi nila binablog. Okay. Simulat sa pool. Ngayon na lang po ano? Ngayon na lang. Kaya nga nagulat din ako. Sabi ko, Calder, hindi kami binablog. Hindi binablog pero tutulungan. Tinutulungan. Grabe. Walang vlog pero tinutulungan. Simulat sa pool nung rescue kami galing Dalnak, dinala kami sa bahay. Tuloy-tuloy yung support nila. So, malaking tulong po na magkaroon ng sariling bahay. At wala rin man akong trabaho. Kumbaga, ay talagang mahirap magpabahay. Pero dahil meron nga silang programa na ganyan, so isa kami sa isa natulungan na magkaroon ng sariling bahay. So salamat sa kanila at sana lalo pa silang pagpalain. Hindi ko in-expect, hindi rin in-expect ng asawa ko na magkakaroon kami ng bahay na ganyan. Dahil siyempre ang pangunahing ano nga namin ngayon, yung pang-araw-araw lang namin. Saka wala talagang budget para sa bahay na ganyan. Kaya nung binigyan kami ni La Kuya Bal ng bahay na ganyan ay yun. Lubos-lubos ang pasasalamat namin sa Panginoon at syempre sa pamilya ni La Kuya Bal. Yun ang pasasalamat sa kanila. Talaga unexpected talaga ng mga plan sa atin. That's perfect plan. Perfect plan. Talagang may oras talaga para sa iyo. Nakalaan. Parang pinangarap ko lang din pero hindi ko talaga masabi kung kailan. Sa kahit kung saan lugar. Yun ang hindi ko in-speak kung saan lugar yung mga bagay na yun. So, ang sa akin na lang, kung kalooban naman talagang sa malapit ng simbahan ako magkakabahay talaga. Ngayon, nakita ko nga na kalooban na siguro na dito sa malapit. Ay, ito na nga, oh, hindi na lang ito isang ano ay. Kinabiro, yun na. Mabuo na eh. So, kita na yan. Sabi nga, hindi, pagkita mo na, hindi na yan inaasahan. Talagang naandyan na yan. Kaya talaga napakabuti ng Panginoon, kasi isa sila Kuya Bal na instrumento. Kumbaga, ang Diyos kasi gumagamit ng mga instrumento para yung biyaya, yung mga pagpapala makarating sa bawat isa. So, gumagamit ang Diyos ng kamay o ng tao. Kasi kung hindi naman sa kalooban ng Diyos, ay hindi naman mapupunta yan sa anong ganyan. Ganun lang ang sa aking naramdaman o kaisipan. Hindi ko akalain na dito talaga sa lugar na ito. Kalayan. Pero ito na nga, dito pa lang. Yung pala ang katugunan dito pala talaga pa lang. Okay. Eh, maraming salamat. At bagamat sabi nga niyan ay hindi tayo anag, tayo yung nangangarap, ang Diyos ang nagpapatupad ng lahat ng bagay. Kaya maraming salamat una sa Panginoon at sa mga taong ginagat tulad nila Kuya Bal. Pamilya ng Matubang at kasama na rin yung mga lahat ng team Kalinga. Okay, yun lang po. Eh, maghintay lang talaga tayo ng tamang panahon. At ilalagay ka naman talaga ni Lord sa tamang kalalagyan. At maganda talaga. Dito talaga. Sa malapit sa gawain din kasi. Kasi syempre, tuwing Saturday kasi may gawain din ng mga bata. Baga tinuturuan ko, tapos practice. So, maganda na talaga na dito. Kasi ang hirap minsan pag matanda na baga si Pastor ay yung biyahe pag gabi na iyahati ganun. Maedad lang. Maedad lang. Maapila o sige. Kalabaw lang na tumatanda. Okay. So yun, kagaanan na para sa amin. Kasi kahit naandito lang, ulalakad lang, wala nang hassle pala. Kahit maulan, mabagyo, malakad na lang.
isa pa, ano din, exercise na rin itong si taba namin. O, nilalakad na lang, hindi puro sakay-sakay, o, di ba? O, di ba, exercise na din siya. So, salamat sa kanila. Sa akin, kasi magmula nung 2005, nandito kami. 2005? 2005. Nasa Sabala pa kami. Bagong anak pa lang ako. Magkakasama na kami. Okay. Nila Kuya Bal at Edna. Si Rab bata pa. Tapos nung 2007, napilitan nga kaming pumunta ng Cavite. Pero hindi kami nawalan ng komunikasyon kila Kuya Bal, kila Edna. Pag nagpapa-Maynila sila Kuya Bal, minsan tumutuloy sila sa amin sa Cavite. Bali, yun, tuloy-tuloy. Ang ano namin, hindi talaga kami nawalan ng komunikasyon sa isa't isa hanggang nagpapasalamat kami dahil nung panahon ng pandemic, naalala nila kami at pinauwi-uli dito sa Daet. Yun, at sila na ang nagtulong sa amin sa panahon na hirap ang pamumuhay namin. Kaya nagpapasalamat kami sa kanila. At dahil talagang hindi rin nila kami kinalimutan. Yun naman sa sabi. Tsaka po yung asawa niyo po, saka asawa ni Kuya Bal ay magkapatid po. Sa mga hindi po nakakaalam po dyan. Ayun. Magkapatid si yung asawa ko sa si Ated na magkapatid. Kaya nung time na nagkaroon sila ng tindahan dito, kami ang tinawagan para mamahala nung pandemic time ngayon. Kaya pumunta kami. Sobrang tagal na pala si, Si Rab magmula nung, hindi pa yata pinapanganak si mo. Rab, kalingap Rab, magmula nung bata yan. Kilala niya ako. Kilala ko na. Nasubaybayan ko rin yung pag ano niya. 1998 po? 1998, nandiyan ako sa Kalabati. Ikaw ko yan. Ika next year, ano na ako? Bata na ako. Bata na. Asawa. Diyan na kami nagkakilala. Hanggang sa pag dito sa Dait nang mag itayuan church ng doon sa Sabala. Kung ilang taon na ito sigurong simbahan na ito, ganun katagal kami. Ay, grabe. Ang tagal na tagal na talagang solid. Solid na yung samahan. 20 years. Solid na yung samahan. Yan si Sikay na ay estudyante pa nito. Maliit pa. Doon sa Talubatin. Opo. Nursery, nagdi-didi pa, putol ang nipol ng dudo. Biro-biro nung mga dalaga na sila ngayon. Kaya yung taon na yan, ganyan kami magkakilala. Kaya kumbaga sa ano, kilala ko nang maigi si Kuya Bal kahit sa kung anong mga ginagawa niya. Kung mayroon niya may ibang nakakatapos, yung pamilya na yan, asawa na yan, halos kilala na namin sila. Mahabang panahon hanggang ngayon. Yung mga panahon na yun ay ano, bago siya magsimula ng vlog ay kami talaga ang mga kasama niya. So lang, siyempre nasa simbahan ako, hindi kami pinag sumabay doon sa ano, maiiwan ang simbahan ay kapag sama ba. Dati kasing sama-sama na ako dyan sa pagbablog noon. Grabe po pala. Yung ano pa yan, yung kotse niyan ay yung pula pa po. Yung pula. Sa Parakali. Unang-unang, nung nagpabayan ako, nagawa ko ng bahay niyan. Sulo lang akong gumawa ng pabahay niyan doon sa Parakali. Sabing dagat. Grabe! Yung kaya, pumakalingap. Kung kilala ninyo si yung pilay na napilay, yung iniwana ng asawa natin. Yan sa ganun. Ako ang unang-unang gumawa doon sa Parakali. Grabe kayo po pala talaga yung magpapatutuo na kung gaano si Kuya Bal talaga sa tao. Katagal nang tumutulong. Tapos, nung mga pabahay niya, nagka-carpentry pa rin ako. Kasama ko yan sila Makmak noon, lima pa lang kami noon. Si Makmak, si Andoy, si Abdul. Grabe. Sa pabali, lima kami. Parang lima kami lang noon. Huling trabaho ko noon ay yung doon sa kahabaan, yung kay Marisa. Pandemic pa noon ay. Tapos, medyo naano na ako sa init, doon ako nagtigil, tapos tinawag na nga ako nila Kuya Bal dito na para mag-time na doon sa ministry ko naman dito sa ano, kaya simbahan. Kaya hindi na ako kasama ng mga carpentry ngayon. Mula noon, pahinga ako ng pandemic na yun.
bukas na lang po dito simbahan. Kaya kung sa pagkakakilala, matagal kami mga pagkakakilala. 20 years na magkasama kami. Solid na solid na. Solid pa sa semento yun. Ano po yung hindi niyo po makakalimutan na ano po? Nasamahan niyo po ni Kuya Bay? Ang samahan namin yan kasi ano eh, kasi meron yan na ano, sabi ko nga ay sa dalawang yung ano, minsan naglalako kami yan ano, ng ano ay langgana, yung mga grabe, nagtitinda pa tabo, yung damit. Tapos naglako kami ng salami, yung mga sanglas-sanglas na ganyan. Opo, tulad po sa inyo. Naglako po dyan sa... Dito, ikot kami ang gambinso. Pinasap niyo pala ang dalaw po. Pinasap namin yan, tapos tama ko niya, nag- yung naka... scooter pa yan, may isang timba yan na isla. Hirap at ginawa pala yun. Ikot-ikot kami dito, may dalang isla yan, gano'n. Yung nasusobra niyang isla, bigay sa akin, dadaan niya doon sa ano, bigay yan. Ganun yan. Apo kami niya ng ano, maraming pinagdaanan namin. Tapos, ang hindi ko makalimutan nung hindi siya nagsama sa paglako. Ay pinosyan, ako naglako ng salamin. Maghapon akong ikot dyan ng gano'n, walang buminta. Hindi siya nagsama. Pero ganun grabe kami noon, mga panahon tayo ng sakripisyo talaga. Marami kami, minsan mga networking kami, mga ano na ganyan. Lahat na po pinasukan. Lahat na pinasukan. Ang dami namin experience dito. Tapos nung nag-radio na siya, nang feeding-feeding, yun na, ang mga nakaranasan ko, nababalson ako ng mga lugaw na yun dyan. Kasi siyempre, kalderong malaki yun. Ay mga pangkipiding namin doon sa Mercedes noon, dugsoan ng mga tao, nagkakaburuhusan kami ng sarsa. Ang dami namin experience sa mga ganyan. Yung sakripisyo talaga na ginagawa ni Kuya Bal noon. Ngayon, nagbunga. Laging bunga naman. At binabagi pa sa iba. Binabagi pa sa iba. Super good. E kay ano po, kay Kalinga Prab po, ano po yung hindi niyo po makakalimutan sa kanya? Wala man masyadong ano kami ni Prab kasi nung nag-i-school siya. Nasa Naga. Malayo siya lagi noon ay. School sa Naga. Pagkatapos siya dito sa Baldo, sa ano yata dito sa ano? Ito, Baldovino ba ito? Basta sa school dyan, magagaling na school dyan. Sa, ano, tapos nag-Ateneo sila, nag-Naga. Tapos noon, nagtrabaho na siya sa Manila hanggang sa doon inabot ng pandemic. Tapos nung bumalik na sila dito, nag-vlog-vlog na nga si Kuya Bal. Marito na. So, yun ang wala man kami masyadong ano ni kumpare mo baga. Yun ninong na anak nito yun ay. Kumpare mo baga. Ay, ito. Yung sirup na mabait na bata 'yan kahit nung maliit pa 'yan. Mabait 'yan. Hindi naman talaga pasaway na bata 'yan, mabait. Hindi niyo po siya inexpect na magiging ganyan po. Ay so, hindi ko ano po. Kasi ang ano niya noon ay talagang ang kinuha nilang course niya sa kanyang kakay ay yung animation. Magagaling para sila ni Ate Kakay. Oo. Siguro kung hindi nag-pandemic, naandun sila sa ganung bagay. Baka artista ata si Kalinga Prab. Kaso nung mag-pandemic yun, naka-uwi sila dito, ay nag-vlog naman na nun si Kuya Bal. Sumama, doon na tuloy-tuloy. Plano na rin siguro kasi sila yung magagaling sa animation, magamit na rin doon sa pagbablog ni Kuya Bal, sila magagaling talaga doon sa mga. Tapos mayan pa sa pagtulong. Oo, mayroon din puso rin sa pagtulong. Oo, yun, pinagpala sila sa pagtulong. Kaya kumbaga, yung mga sakripisyo ni Kuya Bal noon, kahit yung pangarap na simbahan na magkaroon sarili, nagkaroon na. Pinaano lang namin yan noon, parang prayer lang, magkaroon ng mga ang ganitong sariling ano. So ito na yung katuparan, umabot ng mga ilang taon. Dininig na, pa 20 years, ibig sabihin ay na ito na, 19 years bago nangyari yung mga prayer. So ibig sabihin talaga ay may mga panahon talaga. May mga panahon talaga sa ating buhay. Sakripisyo lang talaga na kumbaga sige-sige lang. Wala, huwag kang magsawa. Kasi yan si Kuya Bal, hindi yan masasawa, ano yan. Kumbaga kung ano ang, hindi mo yan mapaupo-upo ay. Yung buupo yan ang patagal. Patagal, di yan. Nainip agad. Ano yan, talagang kumbaga,
bubuhat yan, lalakad yan, gagawa yan at gagawa. Tulong sa nang tulong. Sabot nga po namin sa ano yun, bahay nila naglalaba. Tricycle driver rin dyan sa palabatid. Tapos naging tricycle driver rin, no? Galing ni Kuya Bal. Dami niyang mga ano? Sideline. Ano, bago yan, bago niya narating yung ganitong buhay na pagpapala ay sakripisyo muna. Ganun naman yun eh. Dapat nag-umpisa ka sa sakripisyo. Kasi at least pag bumagsak ka doon sa ano, alam mo yung pinanggalingan mo. Siguro mga wala pa kayo. Ito, wala pa siguro yan mga panahon noon. Wala pa. Yung pinapanganak. Basta nga alam ko nung magkano kanya si Kakay, maliit pa noon, ano, nursery, ano? Nursery. Estudyante pa yan ito noon, ay nagpa-pioneering din ito noon sa school doon sa Kalumbating. Kaya yun ang unang-unang estudyante nito. Sila ba tayo? Sila Andoy. Andoy. Estudyante na po. Si Edo. Ah, si Kuya Edo din po. Estudyante din niya yan. Grabe si Kuya Edo. Kuya Edo, shout out. Sa Talubatid. Ah, nga po pala. Alalaki na hanggang ngayon, ano? Isang yeah, panahon. Po. Yung kapatid pa ni Edo, si Mika. Oh, hindi niyo po in-expect na magiging ganyan pang buhay nila ngayon, ano po? Na sila, mga ano na sila ngayon. Ano pong, pag, ano pong pagkakilala niyo sa kay Kuya Bal? O kung hindi po kay Kuya Bal, kay Ate Ednan. Okay, lagi naman yun yung mag-asawa. Ano talaga sila? Kasi, kumbaga ay parang, si, tawag ko nga kay Ma'am Edna ay Mama Edna. Mama Edna. Kasi, ninong namin sa kasal din si Kuya Bal. Uh-huh. Kaya, lolo ang tawag nito. Kaya pag niya gano'n, si lolo, nabigay ng ganito. Mm-hmm. Kaya, kumbaga, hindi nalalayo. Talagang malapit. Oo, pamilya. Kaya, yun ang ano talaga. Yun nga sinasabi ni Daddy noon, iiwan sa akin, dalaga pa ako noon. At sabi din niya, binata pa din siya noon sama-sama kay Kuya Bal. Dalaga pa din ako noon, iiwan si Kakay sa akin. Yun pa lang ano nila, yun ang bunso si Kakay noon. Wala pa yan si Pau, wala si Gracia. Kasi si Gracia, kailan lang din yun. Kaya yun ang iwan sa akin. Nagtuturo pa noon si Ma'am Edna sa Talubatid din. Iiwan sa akin. Che, jama muna niya ito. Hindi, apang ina-ina nun ni Shikai na. Iiwan sa akin. Yun nga, kwento ko nga, baka mag-adji ka. Sa kung mag-edit nito. Iiwan sa akin. Yung dodo ay putol yung nipol. Tapos natulog na kami. Natulog na kami dun sa stage. Nakakatuwa lang. Na talagang ano, kita mo talaga yung ano nung pamilya din, kung paano sila namuhay, ganyan. Do bata pa lang din ako noon. Dalaga ngayon, may pamilya na. Ayun. Kasama pa din nila. Tunay. Saksi pala po kayo sa kanila. Ano. Kay ano po, Kalinga Prab? Ay si, ano naman, si Rab naman. Ay, di, bata pa din naman kasi, batang ninong yun ang ano namin noon. Siya ang pinakabata nung ito ang baby namin. Oh. Kaya, sabi niya, ang tawag niya ay si Ninong Pugi. kaya yun ay, ang tawag na ay si Ninong Pugi, si Kuya Pugi. Kuya Pugi. Yung, kumbaga, wala, hindi naman kami masyadong nagsama-sama kasi nga, nag-Manila. Pero nagtira ako noon sa kanila kasi nung may school pa baga. Opo. Nung Shekinah Christian School. School. Oh, nagtira ako doon sa kanila noon. Kasama ko to si Ada. Dito pa lang naman ang ano. Kaya, yun ang ano lang, banding-banding. Mabait na bata. Manila na yata nung si Radio nung magtira doon. Dito sa Lagoon. Eh, naandyan pa. High school pa lang nang si Pugi. Kaya, yun ang tawagan namin. Kaya ngayon, pag gano'n, Pugi, Kuya Pugi, oh, hindi siya Kalinga Prab. At Pugi, eh, hanggang ngayon naman, pinangatawanan baga Pugi. Pugi naman talaga. Yun nga, pag minsan may kakilala yung hindi pa marunong magbasa, tulad ni Rina noon, oh, sabi sa akin, turuan mo nga yun si Rina. Oh, yun. Kaya nakaka-sideline-sideline ako dyan pag mayroon siya mga kakilalang mga natutulungan niya na hindi ano. Yan. Na-tutor si Bumbay. Na-tutor po kayo? Oo, na-tutor ko din yung si Bumbay. Ah, tinututor niyo pa si Bumbay tapos dati? Tapos yung dito sa Florida Village, yung matanda nang hindi pa nakaka-kinder. Hmm. Si Arian. Oo, yan.
tinutor ko din yun. Yung mga natutulungan niya na hindi pa naalam niya na hindi pa nakakabasa, hindi nakakalayo. Eh, nire-refer naman niya ako. Kaya nakakasara sideline naman ako dyan. Kay Kuya Pugi. So, yun ang ano namin yan. Kaya pag meron siyang mga ano, tuturamaan niya yun. Yan daw. Ay, di, sige. Yan naman ang mga ano ko dyan kay Kalinga Prab. Si Kuya Bal talaga matulungin kasi alam ko yun magmula noon pa talaga may yun nga lahat ng ano tulong niya may feeding siya nakakatuwa silang pamilya dahil sa sobrang matulungin nila naging matagumpay naman sila. Oh, okay. Ano po mensahe niyo po sa mga kapanood po nito? Sa mga manunood, mga supporter nila Kuya Bal at Edna kay Rab, maraming salamat dahil hindi nyo sila pinapabayaan, hindi nyo sila iniiwan, nandyan kayo para suportahan sila at lahat ng kanilang mga ginagawa, pagbablog ay pinapanood nyo. Maraming salamat sa tulong nyo rin sa kanila dahil kung hindi naman dahil sa mga supporter na yan ay hindi rin naman magtatagumpay ang Team Kalinga. Lahat naman ay pwedeng pasalamatan eh mga kahit mga viewers kasi isa sila sa nakakatulong mga sponsor. So kumbaga karapat-dapat silang pasalamatan kasi isa sila sa mga nakakatulong para may taguyon ang programa ng Team Kalinga sa pagtulong. Yeah, maraming salamat sa inyo na supporter, mga viewers at isa po kayo sa hinahangaan ko rin na nakakatulong po sa hindi lang kila Kuya Bal kundi maging doon sa mga may hirap na natutulungan ng mga nangangailangan talaga ng tulong. Sa buong Team Kalingap, sa pangunguna ni Kuya Bal, patuloy kong dalangin ang pag-iingat at kalakasan ng bawat isa at yung kanilang katagumpayan sa mga adhikain nilang pagtulong sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Camarines Norte kundi sa buong bansang Pilipinas. Maraming salamat. Grabe naman yun, Tay. Mabuhay. Ang presidente po, tapos na po tayo. Lubos din po ang pasasalamat ko sa mga nanonood, sa sponsors, sa mga tao na sumusuporta sa ating Kalingap. So salamat sa inyo na hindi po kayo nagsasawang tumulong sa mga katulad nilang mga vloggers. Ayan, sa inyo din, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ano tawag sa inyo? K-Boy. Salamat sa inyo. Sige po, dahil salamat po dyan, ano po, nagbibigay po kami sa inyo. Ayan po ang bibigay namin sa inyo. Bigas po. Tanggapin niyo po yan. Bigas po. Kaya kay Pastor Nestor yan. Ngayon niyo dyan. Salamat. Salamat sa bigas. Ayan kay Brother Julius po. Grabe. Tig-isa po kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Pagpalain kayo ng Diyos. Grabe. Salamat. Salamat sa lahat sa Team Kalingap. Salamat. Ayan po. Makapo sa sunod pong balik po natin dito mga Kalingap. Buo na po itong kay Pastor Nestor na bahay. Siguro po mga 2 to 3 weeks na lang po siguro to. Ayan. Ano masasabi mo sa kanila? Ang masabi ko lang is talaga yung kay Pastor is solid talaga. As in 20 years. Grabe. Ngayon ako nakarinig ng ganyan sa man. 20 years. Dalawang dekada lang. Oo, dalawang dekada. Tapos yung pagtsatsaga niya na hindi niya talaga iniwan si Kuya Bal. Ito na yun. Yan na yung bunga. Is, yung may tinatawag na God's plan, no? May plan na talaga ang Diyos. Ikaw, Ryan. Ano may sabi mo sa kanta ng buhay nila? Sobrang tatag ng samahan nila, no? Grabe, talos 20 years talaga. Para sa kayo na. Gawin kayo natin yun, bro. Bro, gawin natin yun. Gawin natin 30 years. Pwede naman. Lamangan nyo kahit mga sandidada pa. Tatlo? Tama ka? Sama natin si JJ. Oo. Lifetime dapat, lifetime. Gawin natin. 21 years.
Base pati mo ano. Lamang yata. Gawa. Galing po ng ano, kalingap carpenter. Ano sa kanila, deserve naman talaga nila kasi una sa pagkasama. Tapos pagkakaibigan nila at sa paglilingkod nila simpre sa itaas yun. Deserve na nila yan. Yes. Kaya pa lang ay, hindi naman talaga dapat ay pagkaulubahan sila ng ganito, diba? Tamang panahon din yan. So ito na yung panahon nila. Ito na yung panahon nila. Ito yung tamang panahon para sa kanila po. Pupunta na rin po kami. Sige, salamat. Ingat kayo. Ingat. Salamat po. Salamat po. Congrats po in advance sa pagsabahin. Wala pa kayo nung panahon na yun. Mga puging keyboards. Ay, grabe. Lumaki yung tenga. Lumaki yung tenga. Bye-bye po. Maraming salamat po. See you po when we see you. So yun po mga kalingap, napakagandang ano, kwento ng buhay nila. Yes. At tunghayan po natin kung gaano po katatag po ang kanilang relasyon. Ngayon ko lang nalaman. Alin? Ngayon may kaibigan si Kebol na halos hindi siya iniiwan. Ganyan talaga. Marami talaga, marami yan. Marami nga. Pero that's what friends are for. That's what. My nose is bleeding. Yes, yes. Your neck is bleeding. Yeah, my nose is bleeding. You know that? I can beat. Ang bigira. Pero mga kalingap. So, at, ano din, at tawag dito, yes. Natunghayan din natin kung gaano tumutulong sila kalingap ko at Kuya Bal. Na walang kwento pa. Na walang video, walang vlog. Video, walang vlog, guys. Tumutulong. Marami pa pala talaga tayong dinalalaman. Oo, oh, dami pang dinalalaman. Dami pa nating hindi pa nalalaman. Ito po ay sa isang malaking experience po sa buhay ko sa pagsama sa Keyboys. First time mo malaman. First time ko. First time mo pagsama sa On Mission. Grabe. Natunghayan mo yung mga opportunity. Natunghayan mo yung mga untold stories. Untold stories na. Stories sa wala halos, pala talaga sila nyo. Tumutulong. Halos bro, hindi pa kami pinapanganak na ni Ryan. Oo, oh, talaga. Opo. So pinanganak na kami na. Oo. Kayo pala. Grabe. Ayun, grabe. Grabe po yung buhay po nila at ang sitwasyon ng buhay po nila noon. Sulit yung ano namin po, paggalakbay namin. At naglaku din pala ng isla si Kuya Bal. No? Oo. Guys, ito. Tapos naglakad-lakad sila dito. Bukod doon, siguro may iba pa eh. Mm-hmm. Tulad yung networking class ko. Hindi biro yun, guys. Grabe po mga kalingap. Nakakataba po ng puso. Na ganun yung kinutulungan. Oo. Kaya po sa mga ano po dyan, sa mga viewers po dyan or mga fake ano, mga fake fan po na nagsasabi na puro na lang po sila love team. Ay hindi po yun tama. Doon sa bahay ni Kuya Bal, di ba ang dami yung mga ampun? Oo, ang dami mga ampun. Tinuturing anak. Hindi lang pati, hindi lang tao. Par, alam mo Kuya, hindi lang tao. Ano? Siyempre yung mga pusa. Ayaw talaga. Simula nung ano. Alaga ka talaga ni Kuya Kalampi. 3 years lang. Oh, alaga ka talaga. Certified. Certified. Aso. Grabe. Grabe guys. Ngayon maraming salamat po mga kalingap. Maraming salamat po mga kalingap. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood po. Don't forget to hit like, subscribe, and on the notification bell po sa second channel po ni Kalingap Rab, ang Rab Matubang Vlogs. Ayan po. And we are K-Boys on Mission! Bye-bye po! Bye-bye!